Hello everyone! Welcome to Ate Jess Kitchen. Today's recipe, I'm going to make ubi halayan. Sa recipe pong ito, ang gagamitin ko po ay frozen grated ubi. Because here in the UK, it's not really easy po to get fresh ubi. Oh yeah! Okay, here's the ingredients. Butter, shredded coconut and grated purple yam, salt, ubi flavoring. Ayan po, ang gamit ko po dito ay McCormick. Then, evaporated milk, condensed milk, and cheddar cheese. Ayan po ang ating mga ingredients. Una po ay i-drain lang po natin ang ating shredded coconut. Ayan. And then, isi-set aside po natin. Then, i-prepare na rin po natin ang ating mga containers. I-grease lang po natin ito ng butter para hindi po dumikit ang ating mga ubi halaya mamaya. Ayan. Yan po ang ginagamit ko instead of llanera. So, ang first step ay ilalagay na po natin sa kawali ang ating mga gatas. Unahin po natin ang ating evaporated milk, then followed by condensed milk. Ayan. Ayan, kalusin natin maigi kasi sayang. Ayan. Haluin po natin itong mabuti and then ito turn on na po natin yung ating heat to medium. And then pwede na rin po natin idagdag yung ating purple yam at this point. I got this one that has been frozen from Asian shop po. Itong brand na ito ang lagi kong binibili dahil subok ko na siya. At masarap talaga. O ayan ha, baka pwede namang pa-sponsor dyan. Continue lang po natin sa paghahalo hanggang mag-simmer po ito. Then i-add po natin ang 100 grams butter. Yan. Then tuloy-tuloy lang po ang paghalo para hindi po masunog. Yan. Magandang exercise po ito para lumiit po ang ating mga braso. Magdaragdag din po tayo ng 1/2 teaspoon of salt para ma-neutralize po niya yung tamis at para hindi po nakakaumay ang ating ubi halaya. Then, magdaragdag din po tayo ng 1 tablespoon of flavoring para lalong sumarap ang ating ubi halaya at maging vibrant din po ang kanyang color. Ay! Color. Ayan, color. Kung medyo malapot na po ang ating mixture, pwede na po nating idagdag ang ating shredded coconut. Ayan, ilagay natin lahat. And then, i-mix po natin itong maigi hanggat ma-incorporate po lahat ito. Sarap. Then, pwede na rin po nating idagdag ang ating 1 cup grated cheese. Tuloy-tuloy lang po natin ang paghahalo para hindi po ito masunog. At yan din po ang sikreto ng masarap na halaya para even po ang pagkakaluto nito. Sobrang nakakangalay po talaga pero tiis-tiis lang po dahil mamaya may masarap po tayong dessert. Yes! Wag po tayo matitempt na ilagay po natin sa high heat ha. Baka kasi masunog po ito. At this point po, mapapansin niyo po, medyo mahirap na po siyang haluin. Makunat-kunat na po siya. So, yan na po yung sign na malapit na po siyang maluto. Masasabi nating luto na ang ating halaya when the mixture pulls away from the edge of the kawali. At kung nakadikit na ito sa sandok na hindi na po siya bumabagsak. Ayan, kagaya mo. Now, once you get the desired consistency po na gusto ninyo, pwede na po natin itong i-transfer sa mga grease ball na inihanda po natin kanina. Then, flatten lang po natin ito para maganda po siyang tignan. Gamitan po natin ng kutsara na may butter para hindi po dumikit. Ayan, after an hour and 10 minutes, natapos din nating lutuin ang ating ubi halaya. Ika nga po, kung walang tiyaga,
walang masarap na ubi halaya. Ayan, nakagawa po tayo ng apat na container. So, hayaan lang po natin itong lumamig at ilagay sa fridge. At mamaya ay umpisahan po nating sentensyahan ang mga ito. Ayan. Ayan, tikman na po natin ang ating ubi halaya. Sino ang takam na dyan? Ayan po. Look. Sa mga nagki-crave po ng ubi halaya, sundan lang po ninyo ang reciping ito. Napakasarap. And super easy and simple to follow. O ayan, gumawa na rin po kayo. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating recipe ngayon. Kung mayroon po kayo mga comment and suggestion, please feel free to write down below. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo. Huwag niyo pong kalilimutang pindutin ang bell button para lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga bagong recipes. Thank you for watching! Bye!